Buzz. Yon, kumusta mga idol tropa? Welcome po sa ating channel mga idol. Sa video na ito ay share ko sa inyo mga idol kung paano gawin ang dual mode hazard. Gumamit ako dito ng harness ng Wave 125, handle switch ng XRM. Kailangan lang natin dito ang signal light switch. At syempre nilagyan ko na rin ng flasher relay mga idol. Dahil kailangan natin dito ng eksaktong halimbawa ng flasher ng isang motor. Naglagay din ako ng ignition switch mga idol pang Wave 125 at para sigurado ay naglagay din ako dito ng fuse at naka-wirings itong signal light na kung ano ang wirings ng signal light na nasa motor. Ngayon subukan natin mga idol ignition switch on at left side ng ating signal light. Ayan. Ayan, at gumagana ang ating flasher sa kaliwa. Ngayon subukan naman natin sa kabilang side kung saan ito yung right side ng ating signal light. Ayan mga idol, meron na tayong flasher sa kaliwa at sa kanan. Ulitin ko lang mga idol kung ano ang wirings ng signal light na nasa motor ay ganito rin po yon. Okay. Ngayon mga idol, wala na po itong diagram. Sundan nyo na lamang po ang video kung paano gawin ang dual mode hazard. Madali lang to mga idol tropa. Okay, so ito yung mga gagamitin natin mga idol. Three-way switch. So ang gamit ko dito ay domino three-way switch. Pero kahit anong three-way mga idol ay pwede nating gamitin. Ayan, gagamit din tayo dito ng interruptor relay mga idol. 4 pins horn relay. Ayan, at nilagyan na ng wire lahat ng pins mga idol. Pin number 30. Number 87, 85, at number 86. Ayan mga idol. At gagamit din tayo ng flasher relay mga idol. Adjustable flasher relay. Kung wala, pwede na kahit na hindi adjustable flasher relay. Basta't electronic type na flasher relay. Ayan. At pareho kong nilagyan ng wire ang pin letter B at ang pin letter L. At kailangan din natin gumamit mga idol tropa ng dalawang diode. So ang ginagamit kong diode mga idol ay 10 amperes. Ayan. At ito po lahat ang mga kailangan natin gamitin mga idol. Ayan, at umpisahan na natin. Unahin natin dito sa three-way switch mga idol tropa. Kahit na anong klaseng three-way switch ang gamit natin mga idol, hanapin lamang natin ang common wire. At sa ganitong klaseng three-way switch mga idol, kung saan ang tatlong kulay ng wire ay black, brown, at kulay blue. Blue wire mga idol ay siyang common wire. Ngayon dito naman tayo sa flash relay mga idol. Pareho ng may wire ang dalawang pins ng flash relay. Kung saan ito yung pin letter B at pin letter L. Okay, pin letter L mga idol. Ikakabit natin ito sa blue wire ng ating domino switch kung saan ito yung common wire ng three-way switch. Okay mga idol, wire na galing sa pin letter L ng flash relay, ikinabit natin sa common wire ng three-way switch. Ayan mga idol, ngayon dito naman sa ating interruptor relay mga idol. At sa natitirang dalawang wire na galing sa three-way switch, kunin natin ang isa kahit alin sa dalawang yan at siya namang ikakabit natin sa red wire na galing sa interruptor relay. Okay mga idol, ang red wire na galing sa interruptor relay ay ikakabit natin kahit alin sa dalawang wire na galing naman or yung natitirang wire na galing sa three-way switch. Ayan, sundan nyo lang mga idol. Dito sa ating 4 pins horn relay, may wire na lahat ang bawat pin. 30, 87, pin 85 at saka pin number 86. At dito sa natitirang wire na galing sa three-way switch mga idol, ay dito naman natin ikakabit ang wire na galing sa pin number 87. Okay?
wire na galing sa pin number 87 ng horn relay ay ikakabit natin ito sa natitirang wire ng domino three-way switch. At hindi muna natin ito babalutan ng electrical tape. Ngayon dito muna tayo sa diode, mga idol. 10 amperes ang diode na ginagamit ko, mga idol. Tingnan natin sa diode yung parte na may markings at yung parte na walang markings. Ito yung may guhit na silver. At sa parte ng dalawang diode na walang markings or yung walang guhit na silver, pagsamahin natin ang dalawang wire. Ayan, at pagkatapos ay lalagyan natin ito ng wire. Ayan, at nalagyan na natin ng wire ang pinagsamang wire ng diode sa parte na walang markings. Okay? At dito naman sa kabilang side, ang bawat wire ng dalawang diode ay pareho natin itong dudugtungan ng wire. Ayan, at naikabit na natin ang mga wire sa ating diode. At dito sa wire, mga idol, kung saan ito yung nakakabit sa pinagsamang wire ng diode na walang markings, ay ikakabit naman natin ito sa wire na galing sa pin number 87 ng horn relay, kung saan doon din nakakabit ang isang wire na galing naman sa three-way switch. Okay, so yun ang dahilan kung bakit di muna natin binalutan ng electrical tape kanina. Okay, mga idol. Ayan, at standby muna natin itong dalawang wire na galing sa ating diode. Ngayon, balik tayo sa interrupter relay, mga idol. Dito sa interrupter relay, may dalawang yellow wire. At kahit alin sa dalawang yellow wire na ito, mga idol, ay ikakabit natin yan sa wire na galing sa pin number 85 ng horn relay. At ang isang yellow wire naman ay ikakabit natin sa wire na galing sa pin number 86 ng horn relay. Okay? Ayan, mga idol, ngayon ito na lamang ang mga natitirang wire. Wire na galing sa pin number 30 ng horn relay. At dito ay ang wire na galing sa pin letter B ng adjustable flasher relay. At dito naman ay ang black wire na galing sa ating interruptor relay. At ang dalawang wire na galing sa ating diode. Okay? Ngayon balik tayo dito sa signal light, mga idol tropa. Ito po ay halimbawa ng isang motor. At subukan uli natin ang kaliwa at kanang signal light. Ngayon dito na tayo sa inassemble natin na para sa dual hazard. Unahin natin ang interruptor relay, mga idol. Black wire ng interruptor relay, ikakabit natin ito sa ground. Dugtungan ko lamang ito ng wire at ikakabit ko sa ground terminal or sa wire na galing sa ground terminal ng battery. Sa inyong mga motor, mga idol, pwede rin ikabit sa body ground or sa ground wire ng inyong motor. Okay? Ayan, at dito sa idinugtong nating wire na galing sa black wire ng interruptor relay, ikakabit natin ito sa ground wire na galing sa ground terminal ng battery. Ayan, mga idol, sana nasundan nyo po. At dito naman sa natitirang wire na galing sa ating 4-pins horn relay, kung saan ito yung wire na galing sa pin number 30, mga idol tropa. Ito naman ay ikakabit sa positive terminal ng battery. Maglagay kayo ng fuse, mga idol, kung kinakailangan. At dito may nakaabang ng red wire, mga idol, kung saan ito ay nakakabit sa positive terminal ng battery at ito ay ilalagay or ikakabit sa wire na galing sa pin number 30 ng horn relay. Ayan, mga idol. So ngayon, dito naman tayo sa ating adjustable flasher relay.
kung saan ang wire na natitira, ito ay galing sa pin letter B, mga idol. Dudugtungan natin ito ng wire at ikakabit naman sa accessories wire. Ayan mga idol, nadugtungan na natin ng wire. Ang wire na galing sa pin letter B ng flasher relay. At ito ay ikakabit natin sa accessories wire, mga idol. At dahil Honda Wave ang ginamit nating harness, mga idol, black wire ang accessories wire. Okay, wire na galing sa pin letter B ng adjustable flash relay, ikakabit natin ito sa accessories wire. Okay, ngayon dalawang wire na lang ang natitira, mga idol, kung saan ito yung wire na galing sa magkabilang diode. At ito ay ikakabit natin sa linya ng kaliwa at kanang signal light. Walang baliktaran dito, mga idol, kahit saan natin ilagay ang alinman sa dalawang wire na yan. At dahil harness ng Honda ang ginamit natin, ang isang wire na galing sa diode ay mapupunta sa orange wire na supply ng signal light, kung saan ito yung supply ng signal light sa kaliwa. At ang isang wire naman ay mapupunta sa wire na light blue, kung saan ito naman ang supply ng signal light sa kanan. Ayan mga idol tropa. Ayan at naikabit na natin ang lahat ng wire, mga idol. At bago nating subukan ang ating dual mode hazard, ay try muna natin ang ating signal light. Ngayon, subukan naman natin ang ating dual mode hazard. Ayan, ganito po ang sa kabilang side ng ating three-way switch. At ganito naman po ang sa kabilang side ng ating three-way switch. Ayan mga idol, sana nasundan nyo at sana may natutunan kayo sa video na ito. Mga idol, sa mga magtatanong kung pwede ba na stock bulb ang gamitin, ayan, inalis ko po ang LED at papalitan natin ng stock bulb. Okay, subukan po natin sa stock bulb, mga idol tropa. Ayan mga idol, maraming salamat sa panonood, mga idol tropa. Like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Thank you mga idol tropa.